Jessica, hindi napigilan ng ulan ang rally ng mga militante grupo dito sa Menjola kanina kontra nga sa ASEAN Summit. At bago nito ay marami pang kaliwat kanan ng mga protesta ang naitala sa iba pang lugar sa Metro Manila. Kahoy kontra kalasag. Ito ang tagpo kanina sa Padre Faura Street sa Maynila sa pagitan ng mga reliyista at mga pulis. Ang mga reliyista ayaw paawat, nagkagrian, nagkatulakan at nagkahampasan pa ang dalawang panig. Sa huli, napilitan ang gumamit ng water cannon. May ilang lalaki sa panig ng mga reliyista ang sumisenya sa kanilang mga kasama na umatras. Habang gumagalaw, siya namang pagpupulot ng mga pulis ng kanilang mga naiwang placard sa daan. Rinig din ang napakalakas na wangbang. Masyadong adelantado, overkill yung ginagawa nila pangaharang. Hindi lang yon, gumamit pa sila ng isang sonic weapon. Nagpatunok sila ng isang matining na sound. Ang pulis na ito, sugatan, kaya agad ginamot ng kanyang mga kasamahan. Galing daw sa pinagsanib na grupo mula Liwasang Bonifacio at PICC ang grupong ito, kung saan nagkaroon muna ng pagsusunog ng watawat ng Amerika. People from the U.S. also are in solidarity with people around the world to protest Trump. He's our president, but so many of us don't stand for him in terms of what his policies are, what his rhetoric is, and that he is a warmonger and he's a white supremacist. May effigy rin ng swastika na may mukha ni U.S. President Donald Trump. May apat na sulok nito, may hawak na baril, nuclear missile, bag na mga may dollar sign at tangke pa. Meron ding dart na si Trump ang nagsilbing target. May mga placard at effigy rin ni Trump kung saan may nakadungan ng mukha ni Pangulong Duterte sa kanyang likod. Kuha naman ito ng drone video ng NCRPO. Ang aabot sa 1,200 militante, nagpumilit na sumugod sa US Embassy kung saan umiira lang total lockdown. Nahirapan ng crowd dispersal unit na nasa 500 lang ang miyembro. Gumamit din ng tubig ng Bureau of Fire Protection para mapaalis ang mga rallyista. Ayon sa pulisya, may mga pulis na nahilo, nahimatay at nasugatan. Sa kabila nito, mahigpit pa rin ang bili ni NCRPO Chief Oscar Albayalde na ipatupad ang maximum tolerance. Nagpipilit pa rin sila. So, sinasaktan yung ating mga kapulisan para sila makalusot. No? Yun nga ang palagi nating pinapakiusap sa kanila. Na they can conduct their rally, their protest in a very peaceful manner. Pwede naman tayong magsisigaw dyan. Wala naman bawal doon, di ba? Pero yung manakit ng tao, manakit ng ibang tao, hindi na po tama yun. Kusa namang umalis sa lugar ang mga nagprotesta. Sa Menjola sa Maynila naman, larawan ng ilang world leaders ang sinunog ng mga militanteng grupo bilang protesta. Kinukundin na raw nila ang pang-aabuso ng mga bansang may malaking investment at bilateral relations sa Pilipinas, pati ang pagsuporta nila sa war on drugs at terror ng Administrasyong Duterte. Kasama sa mga sinunog ang mga larawan ni na Trump, Russian President Vladimir Putin, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, Chinese Premier Li Keqiang, at Australian Prime Minister Malcolm Turnbull. Ilang dekada ng ASEAN, ilang dekada ng APEC, ilang taon ng East Asia Summit, yumaman ba tayo? Lumaki lang ang agwat ng mayaman at mahirap. So sa halip na gamitin yung pera natin para i-welcome sila, dapat ipakita natin yung ating protest. The East Asia Summit will only lead to greater homelessness, hunger, and violence against the poor. Sa gitna naman ng protesta, kinuyog ng mga rallyista ang lalaking ito na nagpakilala raw ng media at kumukuha ng mga larawan nila. Siyempre ako kasi kinukuha niya ng picture eh. Hindi lang basta picture, video. May ano sa seguridad namin, may mahalagang usapin sa seguridad namin. Tinatanong mo namin siya, pinakilala niya bilang media, pero LTFRB po siya. Matapos mamagitan ng mga pulis, umalis din ang lalaki sakay ng service vehicle ng LTFRB. Kasunod ng mga kaliwat kanang protesta, pinuntahan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis na nakaposte sa EDSA Rojas Boulevard bago pumunta sa PICC. May mga grupo ng pulis na naka-full battle gear habang may ilang kulang sa gamit. Magdasal tayo lahat na walang mangyari masama hanggat matapos ito. Up to the last head of state is out of the country.
Jessica, merong ilang relihiyosa na mag-overnight vigil na raw dito sa Menjola dahil bukas ng umaga naman ay ito yung magsisilbing converging point ng ating mga relihiyosa mula sa mga militanteng grupo. Yung mga galing ng Liwasang Bonifacio ay pupunta na rin dito. Nasa 1,000 hanggang 2,000 raw sila nakakalampag dito naman sa labas ng Malacañang para iprotesta naman itong mga polisiya ng Administrasyong Duterte. Jessica? So Mab, habang may ASEAN Summit, eh nandyan din sila, hindi sila aalis? Tama, Jessica. Itong homeless camp na ito, actually ilang linggo na raw itong mga tao na nasa likuran ko. Itong mga taong ito, sila yung mga napaalis sa may floodway sa Pasig dahil dinemolish sila doon. Ngayon, itong mga taong ito, mga nasa 50 to 100 sila, ilang linggo na silang narito at sila nga yung mga nag-overnight vigil ng ilang araw narito bilang protesta na rin dito sa ASEAN Summit. Ang sabi nila, meron ding mga homeless camp sa iba't ibang bahagi pa ng bansa at ito ay magtatagal hanggang bukas, November 14, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.